Ness Lex Eterna, and we are going to welcome you sa isang napaka-bakbakang gabi na naman. Ngayon, hatid sa inyo ng Legends TV! Yan, nandito na nga tayo. Black Tortoise versus Vermilion Bird. Ano nga ba yung magiging challenge ngayon na Sir Lex? Actually, dahil natalo ang koponan ng Vermilion Birds, bawal silang gumamit ng Retribution. Yun na nga, guys. So, eto na, hindi na natin palatagalin ang ating laban. At eto na nga ulit sa pagitan ng Black Tortoise at Vermilion Bird! Ano yan, Roadfield? Dependot na hero. Yan ang sinasabi ko, napakaagang laban dito sa may Middle Lane. Sino nga bang mabibigyan ng isa? Yawi, dire-diretso ang laban. Pero nako, 150. Mapanganib ang buhay mo. Napakainit agad. Ayun na ka, grabe naman yun. Tinalo na po ni, ano ha? Tinalo na agad ni Yawi ang mukha ni 150. Grabe yung trash talk at kung gaano kainit yung laban natin sa Land of Dawn, ganun din kainit yung trash talk na nagaganap. Ayan mga kaibigan, kita ko nagkakatrastukan po sa pagitan ni Kagura at ng kalabang si Rene J, mga kaibigan. Ano? Ay, hindi pala kakampir pa sila. No? So yan, kita nyo naman po, 1-1 agad ang labanan. Napatipi agad itong si Mage God Yuji. Iba, iba na ito nga nangyayari dito. Wala pa si Chooks TV dito na alam din natin at kilala natin kung gaano man trash talk din eh. No? Oo, iniintay ko nga ito eh. Pero kapag ito kasi nandiyatrash talk, matatawa ka eh. Hindi ka maiinis. Hindi ka maiinis. Ay, ito na ka! Oh! There goes the skill. Hinatak po ni Tigreal. Ngunit masyado makulat ang kanyang napili. Hinahampas po ng mga malalaking axe nito ni Yowie. Ang kalabang Kagura at ito si Lu, kinukuha ang red buff. Uy, grabe naman magligtas tong si Tigreal. Tigreal, pero Yawi 2 din eh. Diretso, Lu, TC, saan ka pupunta? Pero yan na nga ang backup from that Yuji. Sino nga ba ang unang matatamaan? Ito na sabi ni MB, saan kayo pupunta? Pero wala pa rin casualties na naganap. And I think for this one, kuha na nga lang ng buff. Tama ka dyan, pero, ano? At eto, pinapayungan ni Kagura ang kalaban. Ngunit nakatakas, nagtago na sa damuhan ang pangalan, Hilda ng kalaban. Grabe naman, Dad! Kita nyo naman yung sa replay natin, di ba? Parang as of this moment, hindi namin alam sino ba yung pwede naming patay. Kasi halos yung buhay nila is paubos na. Pero on that bottom lane, 1v1 situation kay Chooks at kay Roadfield. Pero nako, Yawi 2, dire-diretso pa rin yung pagiging aggressive gameplay niya. Napansin ko dito, parang Lord tong red buff. Kanina pa nila pinapatay, hindi pa rin makuha. There goes the last insanity, pinasok ni Roadfield TZ. At nakakalakas pa na talaga ang Roadfield. At eto, si Yuzong nakikipagkaguluhan. Si MB na iwan sa kalagitnaan ng tatlong kalaban. That aggressive gameplay ay kakaiba nga naman. Kita mo sina MB eh, no? And a good thing is that yung rotation, makikita mo na sa kanila. Oo. At medyo talaga nga namang inasim talaga nila ang red buff na yun. No? Hindi talaga nila binigay. Pero yun nga, lang kapalit ng buhay. Yes, pero 3 minutes, 43 pa 4 pa rin dito sa ating Black Tortoise. Ayun. So, on to that top lane, tamang amba, tamang tago nga naman sa bush. Pero yun na nga, si Kaber, maiiwan na ata sa Dreams na tatlo na ang nakaabang. Pero Yawi 2, dire-diretso, dire-diretso pa rin yung pangulit. Talaga makulit talaga ito. TikTok ka ito eh. Yawi at ang kanyang TikTok tag hanggang sa ML dinadala sayaw-sayaw left and right, mga kaibigan. Ito na si Luke, pinupon niya lang ang kalabang si Yawi ngunit kinuha na lamang. At ito, payong at punyal, nagbabatuan. There goes 150, nahuli ang dalawa ngunit nag-ulti lamang si Balir. Pinapaulan na lang nga po, mga kaibigan. Mapapatay po nila si Carrie. At si Carrie pa yung napatay, pero hindi pa din pa dyan. Nagtatapos ang laban natin. Dragon Dance, dire-diretso sumayaw sa ula. Pero expert napatay ang ating Kagura. Saan ka nga naman dito pupunta? And it's a killing spree from that Yuzong. Magandang balita nun, 2v2. Pantay pa rin ng pero, 10-7. 10-7 tsaka 10-6. Grabe sa laban na yun.
hindi pa rin talaga masasabi dito na ito yung laban na unpredictable. Hindi mo alam sino yung lalaman kasi palag-palag patay kong patay, diba? Correct. Grabe yung pag-ano doon, pagpasok ni Rene J. Kahit onti na lang ang buhay, nagtawag ng Dragon Ball mga kaibigan. Si Shenlong lumabas na at ito makukuha ng Black, Red Vermilion Bird! Ang Turtle! There goes the kill by Kyla Heredia. Pumasok pa po si Lou, ang Mage Queen ng Pinas. At ito si MB, sumusubukan, gamitin ang carry at pinayungan ng ating kalabang Yuji. Ito si... Ngayon, back! Hindi na back, pre! Forward, pre! Forward, pre! Laban pa, pre! Sabi ni Jokes. Pero, nako, eto nga. Laban pa, pre! Laban pa, pre! Pero walang magawa. Kundi, anong laban? Diyan ka, tulak kita palabas. Oo, at ngayon naman, sila naman ngayon ang nakakuha ng red buff. Grabe naman ang ano, no? Koponan ni Edgar Dumali. Yung biglang lipad talaga ng Chooks yung nagdala doon. Laban, pre! So good mo, pre! Ayan na nga! Kine-es pa ni Rene J. Kine-es! Mega kill pa! Grabe naman yun. Kung parang kung naririnig ko na ngayon si Chooks eh, ba't mo naman ni KS? Oo, akin na yun, ikinis mo, pre. Tama nga naman yun. Tinitigan ko, nirikinis mo pa, akin eh. Pero on to the top lane. Tara, get that Dragon Ball. Dragon Magic Balls. Ayan mga kaibigan, pinayukan po si Kyle Heredia. Pinasukan ng dragon, ngunit sa ilalim, nandito si Edgar Lubali, laban kay Roadpill. Ngunit tamang farming lamang, hindi po kakayanin. Mababasag na po ang top turret ng team ng Vermilion Bird. Ito talaga si Rene J pag nanggigil sa laro, hindi mo siya mapigilan eh. Knowing na siya yung pinaka mas maraming kills as of now. Pinaka maraming TikTok videos din yan. Baga talagang eto na to eh. Hindi pwedeng di kami hindi kami pwedeng matalo dito. Pero ano masabi ko sa laro to? Parehas lamang. Imagine mo parehas 16,000 ang pera. Diba? Hindi mo, eto talaga yung laban na unpredictable kasi wala kami pakialam. Magkamatayan na tayo dito. Basta lalaban at lalaban kami. At ito na nga po si Sekai. Nahabol po si Rene. Sana all Rene J. Nahabol ni Sekai. Baka naman Rene J. Baka naman magbigay ka. Pero ang tanong, papayag nga ba si Rene J na ibigay na lang yung ating top lane turret knowing na tatlo nga naman yan. Pero ito nga ang backup coming from that black tortoise. Sayaw sa taas. In it sa Dragon Dance. MB, saan ka pupunta dito? Sabi ni Chokes TV. And it's another one. Iwan ka sa Dreams. Sabi kay Lunox. Pero naku si Chokes. Habol! Habol! Yes! Mission success by Chokes! Grabe, ang layo ng tilakbo niya mula sa first tower. Agad dulo! Wala kaming pakailan basta mamatay ka. Grabe, imagine mo nasa bottom lane dyan, nag-ultimate, pumunta na sa top tower. Ayan, first tower, sinabol, Wala akong pakialam sa inyo. Target lock. Woo! Akin ka, akin ka. Iba talaga maglaro ang isang Jokes TV. Pero Black Tortoise, gustong kumuha ng objectives dito sa may middle lane. Pero nako, nakatakas pa rin si paring Kyusha natin dito o si maring Lou natin. Grabe yung ultimate ng Tigreal doon. Tatlong nakuha. Kaso walang follow-up sa koponan ng Black Tortoise. At eto mga kaibigan, naglabas na naman ng Get That Dragon Ball. Si Shenron, pinatokan ng Last Insanity. Ngunit masyado pa siyang makunat na. Patay po niya si MP. At eto, nahabol pa rin ni Shenron. Double kill na sa kamay ni Rene J. Nandito na naman si Chokes. Eto na, susuntok. And One Punch Man ni Chokes. Hindi mamatay, papatay. Makunat si Sega. Makunat si Sega, Persian. Iba ang Chokes TV natin. Parang ano siya eh, sinusugod niya talaga right then and then sa Tori. Mahalaga sa akin, makapatay ako. Pero Chokes, akala ko back pre. Ba't ngayon forward pre, laban pre? Sa'yo eh, iba ngayon laban pre, laban pre. Oo, laban pre eh. Pero grabe yung habol niya, no? Ni Chokes kay Sega. Iba itong nakikita natin ngayon. Kita mo naman eh, ang laki na agad ng halamangan when it comes to objectives ha. Ito nga Black Tortoise natin. And nasabi nga natin kanina pa halos ginagawa ni Rene J yung parte niya as a Yuzong na wait, ako to magsha-shine out ako dito. Pero Edgar Dumali, just the Chokes TV is, hey, wait lang. Maling liga ang napasukan.
Baka akala mo ikaw lang ang pro player dito. Ako, top global Jupiter. Yes, tama naman yung sinabi ni Sterling. Ano pa? Pero ako mukhang mali ata ang pasok mo dyan. Naiwanan. At ito na, Last Insanity. Pinutukan sa mukhaan si 150. Ngunit nakatakas. Dahil yun na nga mga kaibigan, ang simpleng trash tukan. Pumasok na naman si Yuzong dito sa kalagitnaan. Patay po ang tatlo sa pag... patay ang tatlo. Patay na po. Apat. Pang-apat. Apat sa miyembro ng koponan ng Vermilion Bird dumapa na sa kamay ni Renny J. Ito mo yung nangyayari doon, no? Pinahasok ni Jokes TV. Wala siyang pakialam kahit mamatay. Pero yung sayaw ng isang Dragon Dance is na andon talaga. Oo, kasi alam niyo naman, kilala to si Jokes TV sa kanyang Layla Tank. So, ginamitan niya dito ng Layla Aldous. Tama. Ay, Layla Tank Aldous. Yes. At saka, eto si Jokes, mapaglaro siya sa build. Kilala siya na pagka ganito yung build. Hindi. Hindi pwede yun. Pero sabi nga ni Renny J ngayon dito, puro pa pogi kasi. Kita nyo guys, napaka-init. Nung trash talk na nagaganap, mainit din yung bakbakan. O, ingay mo ilong. Grabe ha. Tatandaan nyo po mga kaibigan, huwag nyo pong gagayahin. Yes. Para sa Legends TV lamang. Oo guys. At saka ano to ha, katuwaan lang niyang mga yan. So sa mga nanonood sa atin dyan, kalmahan nyo lang din. Kasi... It's a fun game, mga kasama, mga katropa. At ito, sinisimulan na po ni Maring Lu ang Lord. Ngunit hindi pa. Ito, nagkakaroon na po ng apuyan. Itong si Yawi din eh. Diretso pa rin ng kalaban. There goes the incandescence. Pinapaulan ng punyan ni Gushon si Yawi. Ngunit masyado pang makunat si Yawi. Pero sa likuran, hindi natin napansin. Nasa likuran na pala si Chooks TV at saka si Rene J. Hinarantada na po si MB tsaka si Roadbill. Hinahabol. It's sandwich gameplay para kay Sega. Chooks TV, eto ka saan ka pupunta. Mega kill from Kagura. Grabe, itong pinapakita ng Black Tortoise ngayon. Kita nyo guys. Chooks and Renny J is doing it. Tama ka dyan. Chooks yan eh. Baka Chooks top global Jupiter yan, Persian. Tama yun. So Sir Lex, eto nga sinisimula na ng Black Tortoise. Ang ating kauna-unahang Lord and ilan na lang ang natitirang tore ngayon sa Vermilion Birds. Ito talagang delegates na to for them. Of course. At actually, nabasag na nga yung top lane turret ng Vermilion Bird. Ano? Dalawang tore na lamang natitira para sa kanila. At ang spot, ang third, a Lord spawn ay mapupunta po sa top lane. So, anytime off, pwedeng tapusin ngayon to ng Black Tortoise. Napaka-delikado din kasi for this one, kung patatagalin pa nila kasi they have the carry. Pero, kikita nyo guys, iba ang ingay na ipinapakita ng Black Tortoise ngayon. Maingay. Sobrang ingay. Sobrang talaga, ingay. Guys. Mainit. Mas mainit pa sa apoy ni Balir at saka ni Xborg ang trash talk ng team ng Black Tortoise. At ayun na nga po, pumasok na po ang Mage Queen na si Lu. Eto na si Edgar Dumali! Sinuntok! Ngunit na buhay si MB! Aba, gusto na pasukin sa fountain! Sa... grabe naman. Pasok doon mismo talaga sa tore. At ano nga ba dito? Tataposin nga ba ng Black Tortoise? And it's a tower lang po. Pero sabi nga naman dito ng Vermilion Percent. Sabi ni Evie, laban kung laban tayo. Sa kapupunta, Lu. Eto na ako. Napatay ang isang Fusion. Ako, Yawi 2. Pinasok pa rin yung tatlo. Pero sabi ni Yusong, no. Mali ka ng pasok mo, pare. Oo, mag-TikTok ka na lang. Hindi pang ML ang galawan, mag-TikTok ka na lang. Eto na lang ang pwede mong gawin, pero kita mo, 115 na kuko, delegates, ipinasok, lumabat pa rin sa tore, pero kapit sa cellphone. Sabi nga naman dito ng Vermilion Birds, Renny J, tumakbo, sumayaw, palabas ng tore.
At mga kaibigan, here goes the replay. Kitang-kita, what a methodological na makulit chiwap. Pinasok ni Edgar Dumali si MB. At eto, sacrifice technique. May push lang ang lahat ng Torre. Ganyan po mag-isip ang mga players sa Legend TV. I sacrifice myself for the betterment of the company. Yes, and how many times do I need to sacrifice? Happy nga naman ni Chooks. Parang may ano, may hugot tayo dyan, ha? At eto na mga kaibigan, in slam ducks na po ni Hilda si Eugene. Ulit eto na, pinutukan ng last insanity si si Kagura. At nakuha po nila ang buhay ng payong goddess na si Kagura. Nako, anong nangyayari? Black Tortoise, mukhang bumaliktad ata ang mundo. Eto na ata ang pagbawi ng Vermilion Birds. Pero naku, Renny J, dire-diretso pa rin hinahabol. Hinahabol ng isang Evan Mets shutdown. Grabe yun. Ganda na pagkakashutdown. Mukhang may comeback pa to, ah. Tatlo, 40 seconds, 22 seconds, saka 18 seconds bago pa mabuhay ang tatlong miyembro ng kapulan. Eto na po si Edgar Lumali. Sinubukan patayin ang dalawa. Ngunit masyadong makunat. Mga kaibigan, si Yahweh nagkakatakbuhan. Eto na mga kasama. Ngunit may suntukan. Nandito na po ang backup na si Roll Fair, ina po yan. Ngunit hindi kakayanin, masyado pang makunat. Kailangan pang magpatigas ni Edgar Dumali para mapatay ang isang Yawi ng Pinas. Ito yung sinasabi natin kapag ka may mark pa talaga ito. Hindi mo siya pwedeng sisiwin agad ng ganun, lalo na late game. Tama. Kasi marksman yun eh. Siya yung pwedeng umubo sa'yo, mapwestohan ka lang talaga. Tama. Baka kawa ka ng comeback mechanic. So, palagay ko, ang laban na to, nakasalalay talaga to sa magandang pagsasakripisyo ng tank Aldous na naman ni paring Pacprino. Kung magkasabi nga ni Pacquiao eh, ang laban na to ay para sa hindi. Yan! At ano na mga kaibigan, nasa damuhan, nakita po nila, uy, nagkakadasyan. Nagkakaamuyan sa damuhan, mga kaibigan. At ito na si Seika, lumabas na ng aambang, ulit hindi pa. Ito ahabol si Yawin, magpapakita kay Yuji. At ito, sisimulan na po nila mag-lord. Sino kaya mga kuwa, sinusubukan ng magkasuntukan. Mga kaibigan, hindi ata papalagan ng kupunan ng Black Tortoise. Ngunit nagkaamuyan na, nakita na po, kalahati na lamang ang buhay na natitira sa Lord. At ito si Seika, napapatak po na bumula. Hinabol na po. Ay, Rene J, ang buhay mo, natutunaw ko kay Kari. Akala mo, mabubuhay ka at nabuhay pa na talaga. Ito na po, parating na po si MB. Pinuputok na, pinapalo na ang Lord ni MB. Makukuha kaya, sino mga kanakaw dito? Black Insanity! What a Lord steal by Gusion! Napakasulit ng Red Tree, mga kaibigan. Eto na, nagkapasukan. Ultimate ni Eagle. Napatay po ang Lunox ng kalabang Vermilion Bird. Pero Yusong, dire-diretso pa rin napatay ang isang Karin na Renny J. Pag hindi nyo napansin, ang isang Renny J sa my base, pwede nang tapusin ang laban natin na to. And eto nga, mukhang tower lock na nga dito sa Black Tortoise! Oh, minions for the win! Hindi po napigilan ang sakripisyo na pinakita ng koponan ng Black Tortoise. At sila po ang nagwagi dito sa unang laban. So, ayan na nga guys. Bago mag-game to, pakinggan na nga natin ang ating teams. Ano na nga ba nangyayari dyan? Sa mga usapan sa pagitan ng Vermilion Bird at Black Tortoise, pasok! Yeah. Ang naisip ko, ano? Kasi patok yung maglaban yan eh. Si Seika yung pipiliin natin sa mid, tapos yung nasa mid natin panel, magpapataba lang pre. Kasi hindi yung mga kapere yung mga ano, yung mga nasa base lang eh. Oo, pwede, sige. Kapag mataba ni mid natin, saka natin first pa din, di ba? Saka patayin. Oo, pwede, sige, pwede din. Diba? Ang pag ginawa nyo sa mid, baka utakan ka ni Renny J, baka gawin niya, hindi siya magpapatay, mag-farm lang siya sa mid hanggang dulo eh. Iba sabi, hanggat di namamatay, di matatapos sa mid. Gusto nyo magpapatay na lang ako sa Torre? Pwede magpapatay ka agad para makapasa. Gusto nyo diretso ako sa Torre? Ayo. Sa Torre nga. Sa Torre. Sa Tower nga. Paano pagka na hindi ko pa na-clear yun? Paano lalayo na lang kami. Lalayo na lang kami. Ganon. Lalayo na lang kami. Bale, tambay kami manonood sa mid. Kumbaga, libre first blood. Sa Torre lang tayo sa Torre. Pwede naman. Pwede. Pwede.